ano daw? Sige lang, interview ko na. So yan, susuklian po natin. So, nakala nyo. Yan, nabudol na ako. Nabudol ko daw ng napakalaking halaga si Derek Darin. So ngayon, nabudol naman ako na siya. Galing kasi sa history, oh. So ganoon talaga, give and take lang tayo, mga katambay. No? Thank you. Opo, thank you so much. Ganoon talagang buhay, thank you so much. So yun ang ating mapalad na kasamang vlogger, no? Dito sa Made in Malacanang Vloggers Night. At ito ay napakapalad, no? Ang nabudol niya ay si Direk Daryl Yap. So Idol, pakilala tayo, Idol. Hello po, ako po si Pinasikat Muli. Promote po sa page ko, Facebook page, sa TikTok, sa YouTube, Pinasikat Muli. Yan, sama-sama tayong gabangon muli, mga kababayan. So, Pinasikat, ano ba yung nabudol dito kay Derek Daryl Yap? Nabudol talaga. Actually, thank you kay Derek Daryl Yap kasi mapapalitan na po ang sira ko pong cellphone. Ano cellphone kaya na, Idol? Ano po? Ano cellphone gamit? Ito, Wavy. Papalitan siya ng... At ang nangyari sa akin doon last Sunday, diba maraming nanonood last Sunday nung hapon yun. Saan yun? Tapos hindi ko po akalain na si Derek Daryl Yap pala ay manonood pala sa live ko. Tapos nagulat na lang ako, nanonood na siya. Tapos dumami ang stars, dumami ang followers. Ay ang upo. Tapos yung nag-share. Tapos nag-comment siya doon. May mga nag-commenting kasi sabi nila doon na bakit ang labo daw, ang galaw daw ng camera, ang labo daw. Tapos sabi ko naman, kuan po, sorry po kasi yung cellphone ko po, ito po sira. Oh, yan. Idol, maputol kita. So, overwhelmed ka na doon nung pagpasok pa lang ni Derek Daryl Yap doon sa iyong live, no? Parang mga kuan na po siguro yan, mga 10 minutes pa lang siguro. So overwhelmed ka na doon, masaya-masaya ka na kasi nakita mo, no? Nakita mo, napansin ka ni Derek Daryl. Ano pa ang nararamdaman mo ngayong nabudol mo ng iPhone 13? No? Ito ang si Derek Daryl. Siyempre po, masayang-masaya, magkahalong kaba at saka saya talaga, tuwa na ako po yung napansin po ni Derek Daryl Yap na bilhan po ng iPhone 13. At saka nanalo rin ng 2,000. At saka thank you so much po talaga sa Panginoon. Totoo talaga na it takes time. Totoo talaga na God is good all the time. Hindi na, parang kidlat siya, no? Ang blessing talaga pag ni Lord mo talaga, na darating. No? Opo, kapag para na talaga sa'yo, para talaga sa'yo. Kaya hindi ko po inaasahan na magiging ganun po yung nangyari sa akin ngayon na makakatanggap na ng cellphone. Magkano ba? Anong iPhone ba yun, Idol? iPhone 13 daw yun eh. iPhone 13 ang halaga siguro niya, 83,000. Opo, parang ganun. 70,000 to 80,000. Grabe. Eh, thank you po, Derek Daryl Yap, sa mga BBM supporters po na nag-send ng stars, sa mga supporta po at sa support niyo po sa akin sa pag-share. Kaya sana po supportahan niyo po ang mga vloggers na katulad namin na walang sawang nagbibigay sa inyo ng update, lalong-lalo na yung mga kababayan nating abroad. Dati pinapanood ko lang kayo. So ngayon, kasama niyo na ako mag-vlog at grabe. Pasalamatan mo rin si Senator Amy. So thank you po, I forgot, kay Senator Amy Marcos kasi nakatanggap rin kami ng guest. So thank you po, Senator Amy Marcos. Pakita mo, okay, Idol. Grabe mga kababayan, supportan niyo po talaga ang ating mga vloggers. Kasi simula po nung election hanggang ngayon ay patuloy po kami sumusuporta po sa ating mahal na Pangulong BBM at lalong na po sa pelikulang Within Malacañang. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. So maliwanag mga ka-idol, mga kabudol at mga katambay, no, na malaki, madami-dami ang nabudol nito kaibigan natin. So ngayon, hahamunin naman natin siya dito sa ating Budol Challenge. So Idol, tatanungin kita, dahil naman ikaw ay nag-vlog dito sa Made in Malacañang, no? At ikaw naman ay BBM vlogger, di ba? At sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, meron sa siya kong tinatawag na Budol Challenge, no? Ito yung about the history. Kasi alam naman natin ang history dito sa Pilipinas ay mainit na pinag-usapan niya. So ang tanong ko sa iyo, papalag ka ba
papalag sa question natin. Sa challenge niya. Dito sa challenge, na budol challenge. Sige na, bahala. Okay, malaki-laki. Iba, iba talaga pag nagtagumpay. Okay, so yun. Baka may alam naman tayo. Okay. Kahit pa so, paano. Tatanungin kita. No? Simple and simple lang aking tanong. Opo, sige. Okay, ang tanong. Pwede ka naman. Tanong mo, sagot ko. Ano? Okay. Sagot ka raw niya, sagot ka na raw niya. Pero bago kita tanongin, kailangan bumunod ng 20 pesos. Ano ba yan? 20 pesos talaga? Budol. Bumunod ka ng 20 pesos. Wala akong 20 pesos dito. Pwedeng gcash. Wala rin gcash. Okay. Sige. 20 naman siguro mayroon. 20 pesos. Ang 20 pesos mo magiging 120. Pag nasagot mo itong question na to. Grabe talaga. Tingnan mo. Mayroon ko itong 20 pesos. Kailangan muna natin ng 20. Minsan lang tayo magbudol. Picture mo lang. Picture lang. Ano? Parang wala siguro. Meron ka dyan. Tingnan natin. Mayroon. Pasok ko lang ang masip. Okay, sige, sige. Tuloy lang natin itong bambubudol natin dito. Kaya pinasingat. Thank you. Okay, thank you po. Salamat sa subscribe. Visual mo at talaga sa ano ba yun? Ang kapirahan. Ayan. 100 lang talaga. Okay, susukulihan kita. Malay mo, yung 20 mo, maging ilan maswerte ka. Sige, yan. So, yung 100 mo, 20 lang yung ating binunod dyan. So, bibigyan kita ng 100 din. Okay, kasi pag nasagot mo itong question na to, magiging... Maswerte ka pa naman ngayon. Okay, kawakan mo yan. Okay, so ready ka na sa ating katanungan. O, sige po. Okay. Ang tanong, Idol. Opo, ano po? Sino? No, ay na. Ang tatay. Sino? Ng tatay. Not patay. Hulo! Sinong tatay ng ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tatay ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ulitin ko ang tanong. Sino ang tatay ng tatay ni Pangulong Ferdinand Evelyn Marcos? Ano? Hindi ko alam yung tatay niya, sir. Hindi ko talaga alam yung tatay niya. So sasabihin mo ang magic word, sirit. So sirit ka? Oo, sirit. So yung mga kababayan, sirit na po yung ating kaibigan na si Pinasigat. So nabudol na kagad natin siya ng 20 pesos. So, ang tamang sagot po ay ang tatay ng tatay ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ay si Fabian Marcos. Yan. So yan, hindi ko talaga alam. So at least dagdag kaalaman no, para sa ating mga kaibigan vloggers. Diba? Ito, hindi kasi nga, napapanood ko rin talaga si Sir dati sa Comedy. Oo, nakapag-cover nga ako sa isang lit. Ang dami mong alam, grabe. Oo, may mga maraming mga yan. Yung tungkol sa... yung sa Marcialo, yung tungkol sa mga kuwang ko. Yan yung matandaan. Kaya, napapanood ka nga doon. Oo, nakapag-cover ko sa isang kaya... lit. Kaya sabi ko, tas sabi mo doon, vlogger ka rin. So, the best po siya, mga kababayan. Si Sir na to ang kaming alam sa history. Si Cags TV. Opo. So isi-share natin yan. Idol, isi-share natin yan sa mga kampo vloggers opo natin. Kailangan pinasikat naman yan, diba? At kailangan natin ipakalat. Pinasikat. Yan ang history na hindi chismis. Yan ang history na hindi chismis. At yan po ay base no, talaga sa history ng pamilya Marcoses. So maraming salamat sa pagtanggap nitong challenge na to. Opo. Pinasikat no. Thank you so much sa pagtanggap po. Sorry po, hindi ko talaga sagot. Certified budol, no? Certified budol. Peace bomb tayo, certified budol. Yeah. Thank you so much. Thank you po. Kaya ang inyong maaasahan. May balitang totoo sa bayan. Mga kwentong hango sa tunay na buhay. Galing sa kanila mismo sa laysa.